Y-A-N-E-R-S is Yanners. Y-A-N-E-R-S is Yanners. 안녕, Yanners. Today is Monday, August 30th. Kagabi, Sunday night, kasi alam ko, wala akong work ng morning. Dahil feeling ko nga, holiday eh, di ba? Kasi National Heroes Day, Monday. So, nakiki-holiday din ang lola ninyo, ano? So, feeling ko, wala din akong pasok ng umaga. And, kagabi, Sunday, kahapon, parang halos 4 a.m. na ako natulog. So, etong umaga, nakita ko yung text message ng student ko na naghihintay siya sa klase namin ng umagang-umaga. Na 7:30 ng umaga. So, sa Pinas, 6:30 yun. So, sabi ko, oo nga, may work pala ako ng Monday morning. Feeling ko kasi, holiday ko din eh. Kasi nandito pa kami sa Seoul, diba? Natatawa na lang ako kanina habang naliligo ako na, ano ba yan? Absent ako kanina umaga na dapat nagtatrabaho ako ng umaga. Pero ayun, nakanganga pa ako matulog kasi nga 4 a.m. na ako natulog kagabi, diba? Umaga na ako natulog. Annyeong mga kayaners. Time check, it's 8:45 na ng gabi. And today is Wednesday. So usually pag Wednesday, I go live. I didn't go live dahil meron pa tayong ginagawang trabaho. Malapit naman na ako matapos. And konti na lang after nito mag-shower na ako. Habang tinatapos ko itong trabaho, nakikinig din ako ng music para hindi naman ako bagutin, ano, at sumama ang loob. Na dapat ano na ako, pedics na ako ngayon eh, no? Pero okay lang. Kaya samahan niyo ako. Nakita niyo naman, no, nakapang-winter na ako. Actually, hindi naman siya as in super ganun kalamig, pero nilalamig na ako. And yung dala kong sweater dito sa bahay na to is pang-winter kasi ito pa yung dala ko nung last winter dito. Itong these days kasi nag-uulan, kaya medyo malamig na. So, tapos na yung summer. Kaya sa mga susunod na buwan, makikita niyo naman ako na ganito na naman yung suot ko. Parehas na sweater na naman. Ito na yung ginagamit ko ngayon. Ayan, na Ampule. Kung nakita nyo na yung mga items sa Anyong Marketing, malamang nakita nyo na to. Ito na yung ginagamit ko ngayon for, I think, 2 weeks na. And okay siya sa face ko. Wala akong breakout. Nakita nyo naman, wala pa naman. Ito, ubus na eh. Ayan, wala na. Pero hindi ko siya itatapon. Kasi ang cute mga bottles nila. Kukolektahin ko yung mga bote. No? Parang jelly. So, itatago ko to. Yung facial wash ngayon na ginagamit ko na available din sa Anyong Marketing. Ayan. Farmstay Collagen Full Moist Facial Cleanser. Gustong-gusto ko talaga siya. As in, hindi ko nga pinapansin to nung una eh, na nagbenta kami. Pero dahil may mga ilan na nag-text sa akin na naka-purchase na nito, na nagustuhan daw talaga nila sa face nila. Kaya medyo na-curious ako. Sabi ko, sige na nga, itry ko. So, ito tinry ko. Mga mag 1 week na. And parang dito tayo sa maliwanag. Ayan, bet na bet to ng face ko talaga. Tapos, tinanong ko si Machete, yung husband ko. Na, sabi ko, okay na okay sa akin yung ginagamit ko ngayon ng collagen. Yung tinitinda natin sa Anyong Marketing. Sabi nung ni Machete, yung hubby ko, ako din. Okay na okay din daw sa kanya. Medyo okay yung pagka-reaction niya. Pero sabi niya, nagustuhan din ng skin niya yung facial wash na to. Ito, collagen. Yan, hanapin niyo to sa Anyong Marketing. Again, hindi sa lahat na magiging okay to, ha? Baka kasi expect niya na okay sa balat ko, okay sa balat namin, and sa skin niyo rin magiging okay. So, iba-iba kasi tayo ng skin type. Pero sa akin, sa hubby ko, and then sa mga iilan na nag-purchase na nito, so, nagiging talagang kasundo ng skin nila. And lalo na yung skin ko, na napaka-sensitive, na napaka-arte nung aking skin talaga, pero okay, pasado sa akin itong Farmstay na collagen. Okay. Andito na kami sa park. Mainit. Malapit lang to sa amin. Siguro mga 10 minutes lang. Ito yung itsura ng park. Puro puno siya. Wala namang pinag-iba sa park ng mga pinupuntahan namin before. Halos kasi mga park dito sa Korea, mga ganito, pare-parehas lang yung mga itsura. So, ang maganda lang talaga kasi puro green. Labas lang pa na to, may entrance pa.
Baka papasok tayo dun sa loob. Ayan o, kasi may ticket. Bibili ng ticket. So, hindi pa pala ito yung park. Akala ko ito na yung park. Hindi pa pala. Ito pala yung park. Okay. Puro green. Lahat is green. Wow. Bawal pala maglakad dito sa middle. Kasi this is for spirits. Hindi ko alam. Naglakad ako sa gitna kanina. Tumapak ako dito. Kaya makikita niya walang naglalakad sa gitna. Kasi bawal. May mga nakikita niya sa mga Korean dramas. May mga nag-aaral dun. Ang tahimik ng place. Wow. Yung gusto mo mapag-isa, tapos gusto mo lang maglakad-lakad. Perfect dito. Na kapag naguguluhan ka na sa mundo, maglakad-lakad ka lang mag-isa dito, parang, woo! Marerelax ka, kahit pa paano. Pero syempre, mas maganda kung may kasama ka. Nakakulit. So, pasok tayo dito. My house. Napaka-traditional ng place na to, ah. Ayan, ang Jaegong is kung saan yung king and the crown prince made their preparations for ancestral rituals. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ang ganun din. Tulad ng nakita natin kanina sa kabila. Ito yung Jesa. Ayan siya. Kaya pag may death anniversary sa family, ganyan ang ginagawa, Chesa. Kaya nakita nyo, diba? Minsan sa vlog ko, may mga naghahanda kami ng maraming food kasi may death anniversary. Ganyan yun. Yan. Oh, this is the kitchen kung saan sila nagpre-prepare ng meal for ritual. Okay, pero pag wala ka masyadong alam sa history nila, parang, oh, okay, ganun-ganun lang. Pero kung may alam ka talaga sa history, mapifeel mo yung parang, wow. Ito pala yon yung gano'n. Dito sila kumukuha ng tubig. Kung gusto mo makita yung pinaka-ilalim, kailangan may nakahawak sa'yo. Kasi baka mamaya ma-shoot ka dun sa butas. Ayun. Modern na, oh. May water na sila doon. May water fountain na. Hugasan to ng kamay para sa mga pumapasyal dito. Habang naglalakad kayo ng mga jowa nyo, pag nainis kayo, itulak nyo na lang dito. Itulak niya yung mga jowa niya doon. Try lang ha. Sabi niya naman, napaka cruel ko naman. Pinavlog mo si Papa? Wow, legs! Sexy leg! Yung kapag binuksan nila itong pinto, pag pumasok ka, para kang prinsesa. Ayan. Diba? Wow. Maganda mag-pictorial dito kapag yung wedding pictorial. Dito. Tapos naka-handbook pa, naka-gown. Perfect. Hi, Yanner! I'm going to show you how big the area is. Look at that. At saka yung mga trees. Wow. Wala ng araw. Makulimlim na. So, mas okay na maglakad-lakad. This is Jaewon. Machete. Pahinga muna, papagod na ako. Yung tuhod ko. Lumalamig na naman, kaya yung tuhod ko dito sa left side, medyo nag-i-inerte na naman siya. Nagpapapansin na naman siya. Ay nako. Ang hirap pag tumatanda na. No? Hindi sumakit yung aking tuhod, kaya very good. Pero hindi ako makakapaglakad ng ganito kung winter. Dahil masakit yung tuhod ko. Sasakit yung tuhod ko. Pero ngayon, carry pa naman. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, ha. Ayan, oh. Laki ng ibon. Ibon ba yan? Is that a bird? Yeah, bird. Ang laki. Ang laki ng ibon. May ibon. Takot ako sa malaki ng ibon. Yan, ito na po ang katotohanan. Pawisan na, oily na ang aming mamukha. Ang fresh-fresh ko na umalis sa bahay kanina. Ngayon, wala na. Pero mabango pa rin naman ako kahit papano. May taga-ilaw pa ako doon. Kasi, ang dilim eh. Bahay ng biyanan ko madilim.
dun sa kabilang bahay, madilim din, di ba? Kapag nagla-live ako, pag nanonood kayo, madilim. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong Dr. V8 ng Farmstay. Available to sa Anyong Marketing and Lazada. So, ampule din siya. Meron itong pink, blue, orange, and light blue, and itong black. Black snail siya. So, dun sa kabilang bahay, ang ginagamit ko yung orange. And dito, nag-iwan ako ng isang black snail para hindi na ako laging nagdadala. Kaya, ayan. Subukan. Oh, suot ko yung sando ni Machete. Ayan. Nawit na yata. Tagahawak ko ng ano, ilaw ha. Cellphone yung gamit niya. Oh, ayan. Ayan. Good. Simula nang ginamit ko to, wala namang breakout. Wala namang naging problema sa skin. So, ibig sabihin, okay siya sa akin. Huwag niyo kakalimutang maglagay sa under eye. Okay. So, tada! Okay. Wala, hindi pa kami matutulog. Magkano muna kami. Magpa-party-party muna kami ni Jel bago kami matulog. Yes. Anyong, it's Sunday. And nag-get ready na ako para makauwi na kami sa kabilang bahay mamaya. Paghahanas ko talaga. Kailangan ko ilabas yung paghahanas ko talaga, no. Puyat ako. Halos alas 7 na ng umaga ako talaga nakatulog ng dire-diretso dahil sa lamok. Yes, nang dahil sa lamok, hindi ako pinatulog hanggang sa inabot na ako ng sikat ng araw. Actually, okay lang naman kung ako yung kakagatin eh. Huwag lang si Chewon. Kasi si Chewon, ang daming kagat ng lamok dito sa likod. Minsan, kinakagat naman siya ng lamok, pero nawawala din. Pero itong mga lamok, these days, matindi talaga sila. Kasi patapos na yung summer eh. Kaya nagsisilabasa na talaga yung mga malalakas na lamok. Kasi hindi na nila alam kung saan sila magtatago dahil malapit na magtaglamig. Ayan, pati sa mukha. Ayan, sa braso, ang dami din niyang kagat. Sa likod din, hindi ko napapakita yung sa likod, pero talagang nakakainis. Eh, yung mga magulang dyan, alam ko makaka-relate kayo. Kung maghahanas ako dito at maririnig ako ng mga tao dito sa bahay, tatanungin ako, sino kaaway mo? Sagutin ko, lamok. Pinipikon ako ng mga lamok na to. Last year, parang hindi naman ako na problema sa mga lamok. Year. Pero itong year na to, ewan ko ba, bakit na miesta talaga yung mga lamok sa mga balat namin. Kahit ako, may mga kagat akong na lamok. Sino ba namang hindi maiinis? Makita mo yung anak mo na tinadtad ng kagat ng lamok. Siyempre, kapag natutulog na kami, hindi ko na talaga siya mababantayan kung kinakagat na ba siya or hindi. Kasi kapag hinahunting ko yung mga lamok, wala naman akong makita. Then pag pinatay na yung ilaw, eh, doon na talaga sila mananamantala, diba? So kagabi talaga, hindi ako halos natulog kasi binantayan ko lang talaga si Chewon. Kada galaw ni Chewon, kinukumutan ko agad siya. Ito pa naman, medyo malikot talaga siya matulog. Kapag kinumutan mo, mamaya, matatanggal yung kumot kasi pagalaw-galaw siya. Ayan, siya lang talaga yung binabantayan ko. Ayan, ako naman, okay lang naman ako kagatin kasi alam ko mawawala sila. Pero yung sa bata, yun talaga yung nakakagigil talaga. Inaway ang lamok. Sino ang kaaway ko? Lamok. Pati lamok papatulan ko na talaga. Tapos, nung naliligo ako, meron ako nakita isang lamok sa CR. Talaga yung, alam niyo yung pagkapala. Talagang gigil ako talaga eh. Nakita niyo naman doon, ang daming mga damit. So, doon sila nagtatago na kahit i-shake mo sila, talagang nakakapit yung mga lamok talaga. Hindi sila gagalot. I mean, why angry? Are you really vlogging? Yeah. Save the battery. Nga, nandito na kami ulit sa kabilang bahay. And medyo kakagising ko lang kasi doon sa biyahe. Natulog ako ng halos 2 oras sa biyahe. And nung nagising ako, malapit na kami dito, mga 5 minutes na lang. Kaya medyo nakapag-recharge na ako ng aking energy dahil sa pisting lamok na yan kagabi. Na umaga na ako natulog.
Kaya talaga kanina after lunch, bangag na bangag ako talaga. Sabi ko matutulog talaga ako sa sasakyan. Kahit anong mangyari, matutulog talaga ako doon. You know, dahil Burr na, kaya kapag Burr month na, we play or we start playing Christmas songs. Kaya, it's not Christmas. Oo nga, hindi pa nga Christmas. Pero, Burr month na, kaya,